You, what's up? Welcome sa panibagong tutorial. Ngayon po ay tuturuan ko po kayo guys kung paano mag install ng LHG guys, yung bagong ano, bagong labas na semi parabolic na antenna guys. At saka ito siya guys, ano siya, LHG. Ito yung bagong modem ngayon guys. At saka mag-unbox tayo guys at asimbulin natin guys. Tara, samahan niyo ako at keep watching. Ayan guys, ito po yung LHG guys, na LHG series. Ito siya guys, LHG series na modem na semi-parabolic. I-unlock mo natin ito guys. Ayan guys, ito na siya guys, yung sa loob. Ito na siya guys, ito yung sa loob. Sa loob ng box. At saka yan. Kunin muna natin yung takip. At saka manual check. Ito guys, so nasa may butas. At ito yung ano yan, plato. Ito yung semi-parabolic na antenna. Tapos foam. At ito guys, ito siya. Dito natin isaksak yung SIM guys, yung SIM pack. Sa kayo na bahala kung anong ilagay niyo dito guys na SIM. Pwede corpus SIM, pwede postpaid and prepaid. Ito guys, dito siya guys. Tapos dito na siya lagay guys. Tapos susok, lagay nyo dito guys sa, tapos ito yung network. Dito yung butang yung network cable guys, yung RJ45. Tapos i-connect mo yan sa computer para magka-signal. Tapos ito siya guys, meron siyang dalawa nito. At meron siyang adapter guys para sa network at power. Ito guys, may ito yung power guys. Tapos ito yung lagay mo sa computer, saksak mo doon sa LAN, sa LAN socket or sa LAN port. Ito yung ano. Tapos ito yung charger guys. Ito yung charger. Tapos dito mo siya ikakabit guys, dito. Yan. Yan, ito na guys. Tapos sabi muna natin to. May mount niya guys, so pang tali at saka manual.
Ayan, ito na yung manual. Saka screw. Ito siya guys, screw. Pang lagay dito. Ayan guys, yan lang yung ano yung laman. At saka ngayon ay asimbulin na natin to guys. Ito siya guys. Tapos ito lagay natin dito. Yan. Parang octopus lang to siya guys. Yan, parang octopus lang to siya guys. At saka ito. Yung sa kabila. Ito na siya guys. Yan. Parang octopus lang siya guys. At tapos kunin natin to guys. Ito yung ano niya, yung tawag nito. Nakalimutan ko anong tawag nito guys. At saka ilagay natin siya dito guys. Ayan. Ayan. Simple lang to guys kasi di naman siya mabaliktad. Ayan. Ayan. Meron na siya nito guys. Ayan siya. Tapos ayan guys, tapos lagyan natin ng screw. Ito siya guys. Ito, lagyan natin dito. Ito na siya guys, nakalagay na yung screw. At saka meron pa sa kabila guys. Ito siya. Lagyan din natin. Ito na siya guys, natapos na nating lagyan ng screw. Yan. Ito na yung kalalabasan pagkatapos. Pagkatapos, kailangan natin ng SIM. Yung or SIM na globe or smart para may signal to. Ito yung SIM niya. Yan. Postpaid to guys, postpaid na LTE na smart. Ito siya. Tapos kunin natin to sa lalagyan yung ano yung SIM. Ito na yung SIM guys. Ayan, naka-tri-cut siya guys. Dito, pag maglagay ka dito guys sa ilalim, sa lalagyan ng LHG, kailangan mo ito i-remove guys, yung takip niya. Tapos, second cut lang yung kunin nyo guys, kasi di magkasya yung itong malaki. Yan, kunin natin to. At ito lang yung ilagay nyo guys. Naka second cut.
And then yan, i-follow niyo lang tong pattern guys kasi may pattern dito sa ilalim. Ayan guys, nakapasok na yung SIM. Saka pag dito ka sa amin bibili guys, may additional pag dito sa amin yung package namin ay may kasamang UTP cable na Cat 6. Ito siya guys. Ito siya. Tapos, ito siya guys, ito yung UTP na Cat 6, UTP cable. Ito yung para sa internet guys, para dito dumalo yung internet. Tapos, lagay nyo to dito sa ilalim guys, dito sa ilalim. Yan. Yan. Tapos, lalabas siya dito guys. Yan, lagay mo lang siya dito sa lalagyan. Support niya guys, support. Ayan, nakakabit na siya guys. Tapos, i-siran niyo to pabalik guys para di siya mapasokan ng tubig. Para di masira yung ano yung LHG natin. Ayan. Tapos, pagkatapos nito guys, kailangan niyo to guys, ito yung adapter niya guys. Ito yung sa power at saka sa para adapter to para sa unit or sa laptop, ito siya guys. Tapos itong socket na to ay para dito guys, yung kabila nito. Ito. Yung isa nakasaksak dito, at saka yung dulo, dito mo siya ilalagay. Ayan. 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 At pagkatapos, ilagay nyo itong power niya guys. Ayan, ipasok nyo. Tapos, ilagay nyo ito sa socket guys. Sa outlet. Ayan. Ito, sa 220 volts na outlet. Ayan, nagpa-power na siya guys ito. Ito, nagpa-power na siya. At antayin lang natin hanggang sa mag-load na yung LTE. Para yung pag nag-detect na yung LTE, yan, pwede na siya gagamitin guys. Ayan. Tapos ayan guys, tapos ikakabit natin to dito sa laptop natin guys. Ayan. Ito yung laptop natin guys. Ay busing laptop. At saka ito yung sinabi ko ganina na i-connect nyo sa laptop para magka-signal siya guys. Ayan. Ayan. Meron siya ditong port. Yung LAN port, ito dito sa kilid, yan dito. Yung lahat naman ng laptop guys, mayroong LAN port, kaya doon mo siya ilagay. Ayan guys, nakakabit na. Ayan, tapos,
Yan guys, nagdetect na yung network natin sa LHG. LHG. Tapos, yes lang natin guys, yes. Ayan, connected na siya guys, pero wala pang internet. Connected na. Antayin lang natin hanggang sa mag-detect yung LTE guys. Ito yung, yan. Okay, pasensya na pala sa kamay ko guys, marumi siya dahil, yan. Thank you guys. Nag-repair kasi ako kanina ng printer, kaya nag-connect ko yung kamay ko. Ito yung LTE guys, yan. Yan, ito yung LTE, hindi pa siya na umiilaw guys. Hindi pa nag-detect yung signal. Ayan. Tapos, pagkatapos niyan guys, yan, pag ma-detect na yung signal, yung LTE, yan na yan guys, pwede na siya gamitin. At yan lang guys sa ang pag symbol ng ano ng LHG na modem. O yung parabolic, semi-parabolic. At yan lang po, maraming salamat sa panonood at sana may natutunan kayo guys. At supportahan niyo yung channel ko guys, yung Muting channel ko. At gagawa pa ako ng ibang tutorial para sa inyo. Yan lang po guys. Maraming salamat. Don't forget to like and subscribe to my channel. At pakihit na rin yung notification bell guys para ma-update kayo kung may bago akong i-upload. Yan lang guys. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye.